Merry Merry Christmas po sa inyong lahat mga kaibigan. Saan mang kayong dako ng buong mundong ito, binabati ko kayo ng Merry Merry Christmas. So mga kaibigan ko, ngayon ay isishare ko sa inyo kung ano ang tatlong bagay na nakita natin kung bakit tayo nagsiselebrate o nagdiriwang ng Kapaskuhan. Dahil mayroon namang mga Kristiyano na hindi nagsiselebrate ng Pasko. Mga kaibigan, para malaman po ninyo, sa Bible, hindi po natin doon nakikita o nababasa kung kailan ang eksaktong panahon, kung kailan ang eksaktong petsa, taon man ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi po ibig sabihin na dahil hindi po naitala ang kanyang eksaktong kapanganakan, ay hindi na tayo magsiselebrate. Well, kung ikaw po ay isa sa nagsiselebrate ng Kapaskuhan, ngayon pa lang kinukongratulate na kita. So, kaibigan, tama lang na iselebrate natin ang Kapaskuhan. Narito na po, ibibigay ko sa inyo yung tatlong dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate ng Pasko. Una, mga kaibigan, ang Pasko ay panahon din ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, dahil ibinigay Niya sa atin ang tagapagligtas, ang Mesiyas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine mga kaibigan at mga kapatid, according to the Bible, in Romans 3.23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At yun po ay tama, dahil ang Diyos po ay banal, tayo pong mga tao ay nakurap ng kasalanan. Therefore, hindi po tayo pwedeng makaabot man lang sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kalinisan, sa pagiging perpekto niya. So, ibig pong sabihin, tayo ay mapapahamak kung wala ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dumating sa atin ang tagapagligtas na si Jesus, tayo po ngayon ay nagdiriwang, nag-celebrate, nagsasaya dahil dapat lamang na ipagsaya ang kanyang kapanganakan. Imagine mga kapatid ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not be perished but have everlasting life." Binigay daw ng Diyos Ama sa atin ang kanyang kais sa isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi kailanmang mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakagandang promise ng Panginoon sa atin na tayo ay mayroong eternal life or buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo in John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me." So, ibig sabihin, si Kristo lang ang daan ng ating kaligtasan. Wala na pong iba. Imagine mga kapatid, para tayong may utang na napakalaki, pero hindi na tayo nagbayad. Ang Panginoong Hesukristo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So, marapit lamang po na siya po ay atin pong pasalamatan sa kanyang ginawa sa atin. Siya po ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. So, mga kapatid, ano pa po ang pwede nating makita dito na ang Panginoong Hesukristo ay dapat nating ipagbunyi at dapat nating pasalamatan? Dahil mga kapatid, yung ginawa niyang iyon ay regalo niya yun sa atin. Sabi sa aklat ng Roma, kabanata 6 at ang talata ay 23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." So malinaw mga kapatid na yung binigay ni Jesus sa atin, yung kanyang regalo ay buhay na walang hanggan. Kaya dapat natin ipagpasalamat yun sa kanya. Mga kapatid, ikalawa,
na dahilan bakit tayo nagsiselebrate ng Pasko. Dahil pinapaalala sa atin ng Panginoon ang patungkol sa kanyang pag-ibig sa atin. Therefore, kailangan din nating magbalik ng pag-ibig sa kanya. At ang pagsiselebrate ng Kapaskuhan at ang pagsasaya natin bilang pagtanaw, pagbibigay ng pugay, pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon, kaya tayo ipinagsasaya ang kanyang kapanganakan. So mga kapatid, sabi ng ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanata 2 at ang talata ay 20. But it is no longer I who live, but it is Christ who live in me. This life that I live now, I live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. So mga kapatid, yung pag-ibig na ipinamalas ng Diyos sa atin, dapat magpakita rin tayo ng pag-ibig sa Panginoon. At yun po ay iniutos sa atin, hindi po request kundi utos. Sabi doon sa Aklat ng Mateo, Kabanata 22 at ang talata ay 37 at 38, sabi doon, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. So, napakalinaw mga kaibigan na kung tayo ay inibig ng Panginoon, dapat din magbalik tayo ng pag-ibig sa Diyos. Sabi doon sa aklat ng Peter, ni Pedro, sabi doon, God first love us. Ibig po sabihin, minahal tayong una ng Panginoon. Kaya dapat magbalik din tayo ng pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan naman ng pag-ibig natin sa ating kapwa. So mga kaibigan, mayroon na tayong 2 puntos, ano? Mga kapatid, yung patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon sa ating walang kondisyon, walang kinikilingan, kumbaga, purong pag-ibig ng Panginoon. At ikatlo mga kapatid, bakit tayo nagsiselebrate ng Pasko? Dahil tinuturuan tayo nito na matuto tayo na magbigay sa kapwa. Katulad mga kapatid, ng ginawa ng tatlong pantas na nung mabalitaan nila na ang Panginoon Jesucristo ay sinilang na, hinanap nila ang ating Panginoong Jesucristo. At ano pa, sila po ay nagbigay ng napakahalagang bagay, silang tatlo, ang tatlong pantas ay nagbigay sila ng napakahalagang bagay, nagregalo sila sa ating Panginoon. So tinuturuan tayo ng mensahe na ito na matuto rin tayong magbigay sa ating kapwa. Huwag lang natin isipin ang ating sarili, kundi isipin din natin ang iba. So, nakita natin dito mga kapatid, yung pagbibigay ay napakahalaga. Katulad ng ginawa ng pantas, hindi sila ang hinanap, kundi sila ang humanap sa Panginoon. Hindi sila ang binigyan, kundi sila ang nagbigay sa ating Panginoon. So, mga kapatid ko, sa pagdiriwang natin ng Pasko, recap na lang tayo. Dapat matandaan natin ang tatlong bagay na ito kung bakit tayo nagsiselebrate o nagdiriwang ng Pasko, dahil sa dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Ikalawa, dapat nating ipakita ang pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. At ikatlo, dapat tayong matutong magbigay sa ating kapwa, hindi lamang po ang ating sarili. So kung nagustuhan po ninyo ang content na ganito, huwag naman ninyong kalimutang isubscribe ang channel ni Christ Follower TV. At syempre, para lagi kayong ma-update, ma-notify doon sa mga video pa na ipapanood ko para sa inyo. So once again mga kapatid, mga kaibigan, muli binabati ko kayo ng Merry Merry Christmas sa inyo pong lahat. At syempre, magandang buhay po sa inyong lahat mga kapatid. Marami pong salamat. Mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Bye-bye. See you on my next video.